Magandang araw po sa bawat isa at welcome po ulit sa panibago po nating Tagalog Piano Tutorial. Ito po ay part 2 po ng note reading sa bass clef or bass staff. So sa una pong slide po na makikita po ninyo sa screen, yan po ang symbol po ng bass clef or tinatawag din po nating F clef. Ang gagawin po natin, bilangin po ulit natin kung ano yung mga lines and spaces at kung ano po yung mga nota na nakalagay doon. Ang una po sa lines ay yung good boy does fine. So, ang first line po na bibilangin nyo sumula po sa pinakababa ni line, G, B, D, F, A. And ang spaces naman po ay A, C, E, and G. So, yung space from first space, second, third, and fourth, all cows eat grass. So, maganda po na makabisado po ninyo ang mga nota na ito para po malaman po ninyo kung paano po ang pagbabasa ng nota at mas mabibilis po kayong makapagbasa ng nota sa bass clef. Yung ating pong next na slide, makikita po ninyo dyan yung mga, yung dalawang ano po yan, dalawang octaves ng from middle C hanggang sa pinakababa na C. So, i-observe po ninyo kung ano yung mga nota na nasa linya at mga nasa space. Ang pinakauna po ay ang C. So, yung C po na yan, yan po ang middle C. So, ang ginagamit ko pong kamay ay ang left hand po. Yan, ito po ang middle C. Yung makikita nyo dyan sa screen na first note, yan ay C. Tapos, ang next note, B, A, G, F, C. Ito po ang middle C. At makikita po ninyo na ang mga nota na nandiyan po ay pababa. So, simula po sa middle C, pababa ang nota. So, ang gagawin po ninyo, kapag po sa music po, or makita po ninyo ang mga nota kapag pababa, so, papunta po, ito yung middle C, papunta po sa kaliwa yung aking kamay. Ano po? Papunta sa kaliwa. Hindi po pwedeng bababa. Kasi pag pababa, wala po kayong mapupuntahan. Hindi na po bababa kasi wala po, hindi nyo po masisira po yung keyboard nyo pagka pinilit nyo. Hindi po. Ang gagawin po natin, puro papunta po sa kaliwang direction, left. Katulad po nung una po nating tutorial, yung note reading naman sa G clef or sa treble clef, papunta naman po sa kanan kasi papunta yung nota sa pataas. So, ito yung nota po papunta sa baba. So, papunta po ang direction sa kaliwa. Okay? So, yun po. At yung next slide po natin. Yan po yung maganda yung ano yan eh, landmark. No? Makikita po natin yung landmark yan. Yung middle C, yun yung unang C. Sinabi natin, middle C. Tapos, meron pa pong pangalawang C na yun yung tinatawag nating bass clef C. Yun po ay one octave lower, papunta sa kaliwa. Yun po ay nakalagay sa second space ng bass staff. Tapos po yung isa ay mas bababa pa, kaliwa pa po ulit, punta po ulit sa kaliwa. Yun ay ang below bass clef C. So yun po ang mga tatlong C na landmark. So yung below bass clef C, ito po yun, ay second, nasa second ledger line po siya sa ilalim ng bass clef or tinatawag po natin bass staff. Okay? So, magkaroon po tayo ng pagpa-practice. Yan, practice muna tayo. Ngayon po, makikita niyo sa screen, meron ako dyang mga nilagay na mga nota. Yan po ay mga chords. At, yung first chord po niya, sa nakita natin yung pinaka-ilalim na nota na yun, yun ay nasa second space. So, yun ay C. Diba po? Kung naalala nyo po kanina, nabanggit natin. So, nakalagay siya sa second space, C. Tapos, third space ay E. And then, fourth space, G. So, yan po ay C, E, G. First chord, C. Next, punta tayo sa next chord. Mumove lang po sa kanan. Lahat po yun ay nasa line. D,
F and A. DFA, Department of Foreign Affairs. O di ba po? Madali lang pala maalala din eh. Yung DFA, D minor, di ba? Galing. D minor, pwede pala yung DFA. Tapos, next po na chord. E, G, and B. Okay. So, E minor po. And then, next chord, F. F, A, C. So, lahat yan nasa line. F, A, C. Yung C na yun ay middle C. So, next bar po. Bali, two measures lang po ito. Yung next bar, F ulit. F, A, C. And then, papunta na siya sa baba. Pababa na ulit. So, papunta na ulit sa kaliwa. Babalik na. Okay, E minor. E, G, B. And then, balik ulit. Balik tayo sa DFA. DFA. Yun. Tapos po, ay balik ulit pa kaliwa. C. So, tugtugin ko po. So, 4-4 time signature ito. So, 4 counts in every measure or every bar. So, 1, 2, 3, 4. Okay? So, yun po ang mga pagpa-practice lang po yan. Yun po ang mga, ano po, mga sample lang po ng mga chords na maaaral po natin. Maganda po na makabisado po ninyo yung mga notes po na yan para po matuto po kayo at mapag-aralan po ninyo ang, kung paano po magbasa sa bass staff or sa bass clef. At sana po ay nakatulong po ito sa inyong mga pag-practice. At God bless po at practice pa more. Thank you. Bye-bye.